hindi nila inayos tayo. Pinabayan nila tayo nag-away-away. Hindi lang sa pinabayan tayo nag-away-away, pinag-away pa tayo. This goes to show my original theory that you and I have been manipulated by foreign interests. Tayo ay ginamit kasangkapan para sa ambisyon at sariling kapakanan ng mga dayuhan. That ito ay lalong hapdi sa kalooban ng isang leader na kagaya ko dahil marahil mahapdi rin sa inyong kalooban na tayo ay ginamit upang pag-away-awayin at pagkatapos magkahiwa-hiwalay. At nais nila ang angkinin sa isang bagong bansa na ang pangulo ay hindi Pilipino. Ay, yung bagong bansa na yan ay sasakupin Palawan, Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Kanya't kahiya-hiya sa ninuno natin kung atin sana pinabayan na nagkawatak-watak ang Pilipinas. Bagaman, maski na tayo ay noon nag-aaway, alam ninyo na ang puso ko ay dumudugo tuwing makita ko ang mga sugatan at namamatay sa laban. Ilang beses akong nakialam sa labanan at pinigil ko ang ating mga sundalo. At ikaw ko sa kanila, hindi maaring ang pagkalutas ng suliranin na yan ay sa patayan. Sapagkat mga kapatid natin yan, ang kapatid ay hindi sinasaktan. Ang kapatid ay inaakit, kinakausap. Ang kapatid ay kinakarinyo. At maigi nga, maigi na lang na ang Panginoon, ang pinaka unang nagbigay ng inspirasyon sa atin lahat. Pagkat alam kong lahat na ito ay nasa kamay ng mga ang ating ama na nasa langit. Wala sa atin mga mahihinang o mga anak niya kung hindi nasa kanyang kamay lahat. I am very happy to see, for instance, that the group that comes from Maguindanao is the original group under Commander Mura. And those who come from Tawi-Tawi practically decimate or practically eliminate the MNLF in the entire island of Tawi-Tawi. I noticed that in the newspapers and in the media, they do not place the number of actual men who are in the field, whom you left behind. And they do not point out that you are commanders, not just ordinary soldiers, but that you command men, and that behind you are hundreds of men who are available for combat even when you raise the flag of intransigence. For instance, Commander Jimmy Lukman here, he had how many men yesterday? 27. He was mentioned as having only 27 men. But he has several thousands under him. And they are still in the field and they are waiting. They're waiting for these commanders to go back and tell them what has happened in Malacañang. What did the president say? Has he given us the right to return as free men? Has he given us the right to be treated as citizens of the Republic and not as second-class citizens of the Republic of the Philippines?
And I say to you, as long as I am president, you will be treated as brothers, comrades, and the equal of any Filipino here. I wanted to emphasize the fact also that the Muslim Mindanao area is an area with many problems that were left behind. Nasabi ko na nga kanina ng mga dayuhan. The colonizers left the time bomb in Mindanao. Hindi nila inayos tayo eh. Pinabayan nila tayo nag-away-away. Hindi lang sa pinabayan tayo nag-away-away, pinag-away-away pa tayo. Pagkatakala nila sa pamagitan ng pag-aaway ng mga magkakapatid ay kanilang mahati ang ating lupa. Anong bakit magkakaroon ng araw na aalala ba ninyo sila sa panahon ng Amerikano eh dyan lumaki si Black Jack Pershing around Ilanao Lake. Saan nakakuha ng malaking pangalan? He was the first one to bring artillery into the Ilanao Lake. Tuwing mababasa nung araw yung mga labanan natin sa Ilanao Lake, alam ninyo ako ay isang estudyante ng history. Binasa kong lahat ng mga laban din ni Pershing sa Lanao. Pare-parehong pangalan. Lahat ng mga bayan, lahat ng mga sityo, lahat ng mga, naroon lahat. Kung saan tayo napalaban, doon din napalaban yung puti. Kaya't ako'y nagsususpecha, siguro nga itong mga lintik na ito ay talagang sinadyang. Tayo ay hindi magka-ugnay, hindi magkasama. Ganon din sa Sulu, ganon din sa Tawi-Tawi. Bakit noong panahon ng laban sa Hapon, magkaisa tayo? Kayong mga taga Sulu, marahil naaalala ninyo ang aking kapatid na who was commander of Camp Andres, si Pacifico Marcos, na dahil sa umalis ng sandali si Captain Bundal, Lieutenant Marcos became the camp commander in Sulu. Camlon was his chief guide and principal translator. Kanya't alam niya ang Sulu. Isa siya sa mga nagsasabi sa akin, huwag natin saktan yung mga ating kapatid ng taga Sulu. Pagkat utang niya ang buhay niya sa mga tao sa Sulu. Alam niya, ako rin, isang sundalo. Nagtataka ako nung isang laban namin, matagal ko na sinasabi ito, uulitin ko na naman sapagkat ako ay dinadamdam kong napakasarap ang mga nangyayaring sa mga araw na ito. Noong mga 3-4 ng Enero 1942, kami ay paatras sapagkat malakas ang pasok ng Hapon. At hindi namin mapigil ang kanilang mga tangke at mga cavalry. At napalaban kami dyan sa Purak, Pampanga, ng sunod-sunod. Ang bilin sa amin ay pigilin lang ninyo sila ng 48 hours. Pagkatapos ng 48 hours ay hindi. Sapagkat yung mga kasama namin galing sa Timog ay hindi pa nakakaabot sa Kalumpit Bridge. So you keep them until January the 5th. Keep the line until January the 5th. Kanya't maraming masyadong nasugatan pagkat dumami ang mga Hapon. Nung ako ay nasugatan, ang pumulot sa akin ay isang kilala kong Pilipino. Hinila ako at dinala ako sa foxhole niya. At nung makita ko, pati siya ay may sugat din. Dumudugo din siya. At pagkatapos
Tinanong ko tiga ba, anong unit may kako? Siya ay 26 cavalry da. Sapagkat yung 26 cavalry ay flank guard namin. Flank guard ng 21st Division to which I belong. Doon sa Purak, pagkatapos naglabas siya ng kanyang prayer beads, doon ko nakita na kami pala ay magkaiba ng simbahan. I was a Christian and he was a Muslim. We were praying to the same God. But here was a man. Ito ay hindi ko man lang kilala ang pangalan. Ni walang panahon tanongin ang pangalan sapagkat putukan ng putukan at pagkatapos ay linusog na naman kami nahapon. At tinamaan muli siya. Kinarga ko din naman siya. At dinala ko sa collecting station nung makapalakas na ako. But I never knew his name. He probably didn't even know me. Because we didn't have nameplates then. We had uniforms that were barely enough to be called uniforms. But so I owe my life to a Muslim. And perhaps a Muslim owes his life to me. But why should it be between Muslim and Christian? A Filipino help another Filipino. Because when our blood fell on the same ground, they were both as red as could be. There was no difference between the Muslim and the Christian. Kanya, ako ay napapaiyak kuminsan. Tuwing naalala ko mga lahat na nangyayari, ang ginawa sa atin ng mga dayuhan. Naalala ko nang pagsisimula muli niyan, ang umudyok sa mga dating namumuno ng mga MNLF ay dayuhan. Dayuhan at hindi Pilipino. Kanya't ako'y natutuwa na ang inyong handog sa aking kaarawan, ay katahimikan sa loob ng ating bansang minamahal.